Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, Automatic Works. May customer tayong kay Rio 2010. Manual transmission, mga sir. Ang concern ng customer, hindi umandar. Tingnan natin anong problema nito, mga sir. On natin susi. Kompleto, may check engine. Scan natin to, mga sir. Yun, naka-on na susi. Isa sa napansin ko, mga sir, hindi umuugong yung fuel pump. Yan, oh. Wala akong narinig na fuel pump, po. Oh. Wala siyang fault code. Tapos, bago na doon palito ng fuel pump. Wala, oh. Wala. Hindi aandar to pagkaganto. Tingnan natin sa scanning kung gumagana yung fuel pump on. Ito yung fuel pump, mga sir. On. Wala, oh. Fuel status. Fuel pump. Yan, na. Tingnan natin kung mag-on. Off. On. Off. On. Hindi siya gumana. Start. Wala. Hindi siya gumana, mga sir. Naka-off lang siya, oh. Hindi siya nag-on. Walang ugong yung fuel pump sa nakita ko. Palitan muna namin ng battery. Yeah, mga sir, palitan muna ng ECU. Tinesting muna natin. Tingnan natin kung same ba to. Yan. Yun, may napansin ako. Dito tayo. Why? Yun. Tingin ko under to. Naroon. Balik tayo, balik. Naka-check engine. Tingnan natin muna ang may titingnan muna akong parts. Yan. Ito. Kasi ano to eh. Automatic. Hindi siya pumalo sa crankshaft. Nakita ko. Hindi siya pumalo. Yan. Tanggal. Lipat natin. Dito sa isa. Parehas lang to eh. Yan. Ito, may narinig ako. Kaso, kailangan natin mag-troubleshoot sa fuse tsaka sa relay mamaya. Yung mga sir, napandar natin. Tapos, yung ECU ni sir, stuck pa rin nandito. Pero titingnan ko pa rin yan mamaya. Isa-isa tayo dito. Check tayo ng coil. Ito number 1. Good naman, pero pag itinaas, nawawala na. Wala na. Pagbaba, yun, meron konti. Ang katapat nito, 4. 1. Yun, oh. 1, 4. Ito, dulo. Yun, yung katapat niya. Angat natin. Yan, medyo okay to. Yun, oh. Responsive. Pero yung kabila, wala. Yun, oh. Yan ang magkapares. Tapos pakinggan natin to kung magkaiba sila ng lagatik. Yung 2. Yan ang 2. Mas malakas. O. Sir, bagong palit spark plug. Ay, hindi bago. Okay, diin natin lahat. So nakita ko nahina ang kuryente nito. Sir, pa-off na susi. Buksan muna natin habang hindi pa mainit. So hindi siya umandar. Mahigit 1 buwan. Nagpalit na ng crankshaft tsaka inayos yung fuel pump. Tapos nagpagawa na rin ng ECU. Pangalawang crankshaft na yun. Pangalawang crankshaft sensor na to. Ngayon mga sir, sa spark plug nagkuha na tayo. Tinanggal na natin yung dalawang butas. Itong mahina, tapos yung malakas.
yung mahina, may marking ng oil, yun ah, oil leakage. Ito yun, yung number one. So, may langis talaga siya. Tsaka, madumi na talaga masyado yung spark plug. Tapos, hindi pa napalitan. Ito yung number two. Malangis din. Yun ah. Malangis din yung number two. May langis yata, may leak yata. Tingnan natin. So, mahina. Pagka ganyan, spark plug. So, hindi napalitan sa 115. So, 100 lang spark plug, pinakamatagal yan. So, depende sa iba kung gusto nilang magpatagal pa. Pero 100, pwede nang palitan yan. So, maging advice ko kay sir, palit spark plug sa 100 milyahe. Palit na palit para sigurado, hindi na tumirik. Hindi na pwede ang linis-linis dyan. Yung mga sir, binalik ko na yung spark plug lahat. Yan yung under nyo. May nginig. Tapos ito, tanggalin natin. Yan ang sitwasyon niya. Yan na. Gumagana yung kuryente sa bilid. Ayun. Mahina. Wala akong maramdaman. Wala akong maramdaman, no? Kahit itaas mo, wala. Hindi mo lang nanginig yung sasakyan. Ito, pangalawa, malakas. Pag tinaas mo, mamamatay yung sasakyan. Okay, so dalawang problema pwede. Pwede sira yung ignition coil mismo. Kasi ito by batch, yun o. One, ito one, tapos itong four. One, four, three, two. One, four, three, two. May marking na pala. 1, 4, 3, 2. So, sa bypass niya, hindi pwedeng pagsira ang coil, isa lang sira. Dapat, pagkasira itong isang to, pagsira ang coil, dalawa dapat ang sira. Pagsira to, dalawa dapat, hindi isa lang. So, pwede rin magiging ignition coil, ang tama. So, apat siya. Buo, okay? Ang gagawin natin, lalagyan ko ito ng tape, tumalon yung kuryente. Pagka wala talaga doon, palit spark plug or palit ignition coil. Yo mga sir, pinapatay ko muna. Tingnan natin to kasi parang tumatalon ng kuryente. Wala naman siyang daanan. Ay ito, yan o. Diyan yata dumadaan. Wala naman siyang putol. Yung isa tingnan natin. Hindi lang umabot eh. Tingnan natin. Wala oh. Wala. Oh wala. Hanggang likod. Ngayon, dito, sa kanya oh, sunog. Ayan. Lagyan natin ng tape. Kasi parang tumatalon eh. Yo mga sir, eto na. Nalagyan na natin ng tape yung may sunog sa gilid. May sunog siya pero wala naman dugtungan. Mahina siguro yung kuryente. Naghanap ng butas. Yung gilid dito. Yung nasunog yung isa, saksak natin. Malalaman natin to ngayon. Eto na. Oh, saksak na natin yung may tape. Okay. Start, sir. Taan. Matalon eh. Minsan dito yung tumatalon. Oh, di nawala. Nawala ang hinig. Nawala na, hindi na gumalaw. Oh. Nawala. Dito lang, wala tandaan kanina. Ito, malakas tong hinig. Nawala na. Wala na ano. Nagapak na yan ngayon. Wala na. Parang hindi na pinaandar. Rig natin. Konti. Ayun. Smooth. Ulit. Ayun. Bagrong na siya maganda. Ngayon dito natin. Confirm. Bunutin natin to. Mamamatayan na to. Oh, lusot pa rin, no? Lumusot. Ayun, no? Puta, lumusot pa rin. Oh? Lumusot. Ayun, no? So, punit. Ayun, no? Sunog. Nasunog niya uli. Aboy. Sira. Magpalit tayo ng ganito talaga mga sir, lumabas ulit oh.
Pasyo. Pa-oxer. Tinunog niya uli. Uish. Nawala nga yung inig. Nawala rin yung ano, palya. Ayan, binutas niya ulit to. Yun. Eto siya. So, mura lang naman to. Pwede na magpalit. Ayan o. Binutas niya ulit, no? So, diyan ko nakita kanina tumatalon. Okay, so, solve na to mga sir. Yan lang yung issue niya. So, pinuntahan natin to. Kasi, papatingnan ni sir. Baka may tama ang ECU sensor kasi nakadalawang palit na sila ng crankshaft. Tapos, nagpalit na ignition coil lahat. Yun, nakita ko na tama. Pero, tingnan ko rin yung ECU. Tingnan ko kung anong problema. Ayun na mga sir. So, pwedeng magpalit ng may-ari ng high tension. Isa. Ayun na, ito. Ayan na, nanginginig na siya. Pagka nakasaksak, wala. Pagka nakabunot, nginig na. Ayan na. Ayan. So, ang problema niya mga sir, nabutas. Okay na to sir, balik ko na lahat. Off mo na yung makina. Pwede mo na i-test drive, mamaya. So, kung sa ECU ang sira, dapat sira na tong ignition coil. Ito siya mga sir. Ayan, nakatape na. Inulit natin kasi bumubutas pa rin siya. Natatablan niya yung isa natin na tape. So, nilagyan ko siya ng armak para makapal. Tapos, hindi niya kayang butasin. So, usually, yan lang naman ginagawa ko. Pagka mga Toyota, ganun, tinitape lang yung dulo para hindi tumalon yung kuryente. Yung talon kasi na magkukos ng sunog ng parts. Dito, may mga talon din yan pag matagal na. O, di kayo pag maluwag. O, may singaw na to, tatalo na dyan. So, sa kanya, doon nangyari ngayon. Tapos na to. Yun, umandar din. Test drive na si sir. Umandar na. Test drive.